discussion namin, ha. Very insightful yun, ha. Very insightful. Maligayang bati po kay Berlan Monarca. Naku! Papa Jackson watching from Israel. Kamusta kayo dyan, di ba? Alam nyo, ang gitnang silangan ngayon, di ba? Ang Middle East, mga pangga, no? Ang gitnang silangan, no? Ay medyo on the brink of having a wider regional war. Sana hindi na matuloy yan, ano? Sana magbati-bati na ilang tao magkakaaway dyan. Oh, nandadamay pa sila ng ano? Walang kamalay-malay, no? Ay, nako. Papa Jackson, pabati po cardiac fans, si Mami Hermie Sarmiento and Loretta Rizal, sabi ni Aling Gigi. Oo. Maybe nasa stage siya or face. Ayan lang ng since, ano to? Face lang siya since he earns money, parang na-divert na isip niya na wala na motivation niya mag-aral. Pa, pwedeng ganun. Ano yung mga panggano? Marami sa inyo ang pikon kagad sa color natin. Basahin niyo yung comment section natin. Sa TikTok, ang dami. Huwag kayong ganong pikon. May mga taong tumatawag, mga pangga, and they want to ask questions. Whether we feel like out of tune minsan yung question, if it's a question, mga pangga, and I think I can, di ba, partake on giving the answer, we're going to do that. Huwag kayong ganong triggered na, para naman tanga tong caller na to. Ang daming tinatawag. Ano ba? Ano ba? Trigger mo gaano? Hindi natin hayaan yung magtanong yung mga tao, di ba? Sasabihin ko naman po sa inyo, pag di ko kayang sagutin, yun ang katotohanan ng buhay. Di ba? Wala akong pride sa ganyan. Pag hindi ko alam sagutin, sasabihin ko, naku, hindi ko alam sagot dyan eh. Tawag ka next week, magre-review ako. Oo. Hindi yung galit kayo kagad. Di ba? Naiinis kayo sa caller. Yung tanong kung ano ba yun? Bakit ba kayo galit? Hindi naman kayo tinanong! Ako naman! Ako yung galit eh. Ako naman yung tinanong eh! Kayo ba yung nahirapang sumagot? Ha? Ay, di pusa at aso! Galit ka agad, no? Triggered kayo ka agad, no? Hindi ko naiintindihan itong mga to. May ano, na-stress daw sila. Ngayon na mga panggaano. You have to hear this from me, no? You have to hear this from me, no? Mga panggaano. A lot of the times, you tell me that you learn a lot from my show. As a matter of fact, it's the other way around. I learn so much from listening and talking to my callers. Natututo po ako. Because it makes me analytical. It keeps my brain active, no? So, huwag kayong gaanong nagagalit pag may tanong. Kasi, hindi po ako ma-pride. Pag hindi ko alam ang sagot, sasabihin ko, hindi ko alam ang sagot. Diba? Oo. Huwag kayong gaanong triggered, ha? Iiksi buhay nyo niyan. Makakalbo kayo. At pag nakalbo kayo, bibili kayo ng ano? Ng minoxidil. Charot. Magpapahid ka. Tawagan niyo ako, dali, 7001794987212429. Hello kay Nelsy! Si Mamang Nelsy nakaantabay sa atin. No? Ano sabi niya? Kumo-comment pa ito. True. Anong true doon? Meron akong mabasahin ano dito. Comment, sabi dito. I became a better person, PPJ. Sabi ng partner ko, bigla ko naging mabuting tao nung nakikinig ako sa'yo. Aww! Tengi tutu! Oo, hindi na ako 1.5 ngayon. Dati, nung last week, last month, 1.8 ako eh. Sorry, tutu na ako ngayon. Nagtaas na ako ng rate. Bawal po akong puri-purihin. Binubuwisan ko po. Hindi ako sanay na kinocomment po ako. It's my most uncomfortable state being commended. May caller tayo si Kai ng Pampanga. Hello, Kai. Hello po, magandang gabi po. Magandang gabi po. Magkano po ang balot sa lugar niyo? alam ko, 20 na ata. 20 na? Grabe. Oo po. Talaga. Hindi ko alam kung totoo to, ha.
I-confirm mo sa akin to kaya. Nung nakaraan, nagdadrive ako sa NLEX. May nakita kang billboard ng trust condom. Makinig kayo mabuti. Tapos, ang laman ng billboard ay may nagtitinda ng balot. Balot, parang gano'n. No? So, naisip ko, ipapatinda na ba sa mga nagbebenta ng balot yung trust condom? Kasi magandang idea yon eh, no? Pwede mo pagbibili ka ng balot, di ba? Bundle. Bundle. 15 lang po ang isang balot. Pag medyo ano po, o kaya penny po 12. Parang gano'n, ano? Pero pag may kasama pong trust, 30 po package din. Hindi ko. Parang mura. Medyo mura ah. Diba? Hindi ko alam presyo, Brad. Sorry ah. Pero kung sino mo nakaisip noon, magaling tong batang to, ha? Baka may ano, kailangan na rin po na ano, sama ng soft drinks. Eh, bahala ka. Ikaw bahala. But imagine mo, no, di ba? Aminin natin, may stigma yan, di ba? Pupunta ka ng ano, ng convenience store, bubulong ka pa sa cashier, di ba? Pabili nga po ng soft drinks saka ng condom. Di ba ganun, di ba? Oh. Alis pag sa balot, kailan dalawang magkakilala. Parang siguro sa mga convenience store, may mga nakatape na pa, ano, bundle. Ay, magandang idea. Ayan. Oh, so mamili ka, discard o diploma, sumali ka sa usapan. Para maging toxic yung show natin. Ay, nako. Anyways, Kai ng Pampanga, anong ginagawa sa buhay? Work from home po. Work from home. Anong work mo? Wala pong ano eh. Parang manager ako, parang gano'n. Kung ba, pinatapon lang ako sa ibang lugar. Hindi, anong company niyo? Para magbantay. Ano ba kayo? Ano ba? Hindi po company, ano lang po. Small business lang po. Anong business niyo? Online selling po. Online. Anong mga produkto niyo? Baka may mabili kami dyan ni Nelsie Amil. Anil pala. Mga PC parts po, tsaka table tennis. Talaga? Magkano isang GPU sa inyo? Ang mga nakukuha lang ho namin. Ano eh, mga second hand, marami yan. Mga ganun lang ho. Ang hirap naman kausap. Mga second hand lang po. Ang hirap bumili sa'yo. Pagkakataon mo ng bentahan ako, nagtatanong ako. Sige na nga. Sorry, nakabahan ako. May asawa ka na ba? Asawa, wala, hindi po asal. Pero magkasama kayo sa bahay? Hindi po. Adi jowa? Parang ex na rin. Asa ka ba ngayon, Kai? Nasa kwarto po. Basan ka nga. Oo nga. Asan lugar? Ano ba ito kausap ko? Pampanga. Asan sa Pampanga? May kilala po ako. Saan? Para ikinip po. Hindi ka sikat. Saan apalit ka? Apalit po. Apalit. Apo. Sige, baba mo ito. Puntahan kita. Magulo ka kausap telepono. Daan na lang kita. Maguluhan ako sa kausap. Apalit? Anong exit ka lalabas? Ako. San Simon po. San Simon. Mula Balintok, mga 30 minutes yan, di ba? Opo. Mga ganun. Nandyan ako sa ano, kahapon. Eh, kahapon ba? Ano, isang araw, Sabado, sa Clark. Sayang, Papa Jackson. Sana nakapagpa-picture ako sa inyo. Iniwasan nga kita eh. Nasa ano ako? Nakapunta ka na sa Lala Garden Cafe? Hindi pa po. Ah! Nagpunta kami ni Gandang Kara. Maganda ron. Sige po, parang ano. Sabihin mo, para baka makalimutan mo. Lala. Lala. Garden. Garden. Cafe. Cafe. Ayan, dun, malapit lang sa kanto ng Friendship Highway sa McDo, kaliwa ka. Ah, po. Sige. Ba't ka napatawag? Mangingi po sana ako sa inyo ng opinion, Papa Jackson. Okay lang, opinionated naman ako eh. About dun sa, yun nga po, dun sa nanay po ng anak ko. Teka nga muna, hiwalay na ba kayo nito? Base sa sinabi niya, hiwalay na po. Kailan ba naging kayo? 7 years ago po. 7 years. Kailan kayo naghiwalay? This year. This year po. O di naghiwalay kayo. Ba't kailangan parang ano ka, parang
hindi ka sure sa estado ninyo. Diba? Hindi, ako lang po yung nag-ano eh, nag-hope eh. hindi po pwedeng kapag gusto mo, kahit ayaw na niya, kayo pa rin. Hindi po pwedeng gano'n ang relasyon. Anong bang buwan kayo, anong buwan siya nakipaghiwalay this year? June po. June. Bakit siya nakipaghiwalay? Actually, Papa Jackson, yung bago pumasok tong taon na to, nag-usap na kami kasi siguro na-burnout na rin siya sa akin. Ano nga? Ano kasi dahilan niya? Ba't siya na-burnout? Siguro may gusto siyang i-pursue kasi matagal na rin siyang housewife eh. Aso gusto niya mag-work? Apo, apo. At ayaw mong payagan? Hindi, pinayagan ko po. Okay. O, ba't siya na-burnout pa? Kasi dito po sa pinagtatrabaho na tatlo lang ho kami mag-iinay. Okay. Nalayo po kami sa family namin. So tatlo lang ho kami. Siguro na burn out ho siya. Wait na tinamad po parang ganun. Tatlo kayong mag-iina, ikaw siya tsaka yung anak nyo? Apo, tama po. Okay. So, paano mo nasabi na burn out siya? Ayun po, nagpaalam siya na kukunin ho siya ng pinsan niya. Magtatrabaho siya sa ano. O, akala ko piniyagaw mo. Ba't nakipaghiwalay pa siya? Papadakot siguro, yun nga po. Siguro na-burnout siya sa akin. Ayaw niya na nung, siguro ng ganitong klase. Wait lang. Kaya naghiwalay kayo ng jowa mo, hindi mo may kwento na maayos kung bakit? Ikaw ba nakasojo ka ba ngayong gabi? Hindi po. Alam mo, gulong-gulong ko. Nakabahan na ba? Gusto ko the mind. Nakabahan na po. Alam mo, sa ating dalawa, pare ko yung migraine. Parang hindi ako. Sorry po, kinakabahan. Naknambusa. Hindi kita naiintindihan. Ano ba, na-burnout siya sa'yo o sa buhay na meron kayo? Kasi, parehas po. Sabi mo, piniyaga mo naman, pero nakipaghiwalay pa rin siya. Parehas po, parehas. Parehas po yung ano, yung na-burnout sa akin tsaka yung sa kalagayan okay. Namin yan. So magka-live-in kayo, tama? Opo. Nung June, parang she asked na umalis, tama ba? Hindi pa po. Nung last year, December. Oh. December. What exactly opo. Did she tell you nung December? Na gusto niya pong magtrabaho, ganun. Okay. So pinayagan mo? Pinayagan ko po kasi feeling ko parang deserve naman niya yung magkaroon ng sariling buhay kasi matalino naman ako siya. Okay. So, saan daw siya mag-work nung pinayagan mo siya? Sa Antipolo po. Antipolo. Sa pinsan niya. Kinuha siya ng pinsan niya. Okay. Po. So, nung June, finally, yun yung nagtrabaho siya sa pinsan niya. Tama? Apo. Okay. Okay. So, ba't naghiwalay kayo? Kung nagpagkatrabaho lang naman siya, pinayagan mo naman. Feeling ko ayaw niya rin ano sa akin eh. Paano mo nasabing ayaw niya sa'yo? Yun yung madalas niyong sinasabi. Kasi nung mga nakaraan o plano ko, nililigawan ko pa rin ho siya. Yun yung bukang bibig niya. Nililigawan mo siya after 7 years of being together? Kasi po, nung umalis ho siya ng June, tapos nasa kanya pa ho nung anak ko nun, pinupuntahan ko ho siya, tsaka yung anak ko. Pero di ba nung umalis siya ng June, kayo pa rin? Opo, opo. Okay. Nung mga June 2, ano po, hanggang ngayon? Kayo pa rin ba hanggang ngayon? Hindi po. Kailan kayo naghiwalay? Nung June po, nung umalis siya. Sabi mo nung June, hanggang ngayon, kayo pa rin. Ano po? Sorry po. Sabi mo mula nung June, hanggang ngayon, kayo pa rin. Hindi po. Nung mula nung wait June, lang, wait lang, ngayon, kaya. Ang gulo, wait lang. Let's start from the very beginning. Hello? Sino to? Wait lang ha. Ako lang pa naguguluhan. Alam niyo matino ako magtanong. Awa. Mahirap akong lituhin. Pero nagagawa mo akong guluhin. Mahirap akong guluhin, Brad. Maayos ako magtanong. Systematic ako magtanong. Awa. Naghiwalay kayo nung June. Apo. Nung umalis siya ng bahay ninyo para pumunta ng Antipolo, dala niya anak niyo. Apo, doon okay. Muna nag-stay yung anak ko. Okay, naguguluhan si Miss Lorena tsaka si ano, si Mamang ano, Alma tsaka sorry si Nelsie. Po, sorry po. Gulong-gulo sila, nagkakamot ng anit na itong mga to. Sorry po. Okay.
So nung umalis siya nung June, ano sabi niya sa'yo, oh, alis na ako, ganun. Oh, parang casual lang, oh. Inattend ko siya, ganun, oh. Mula December hanggang June, di ba? December siya nagsabi. Mula December hanggang June, kamusta relasyon ninyo? Okay naman ba? Okay. Casual lang naman po. Pero paano casual? Na kami pa rin po, ganun po. Kayo o hindi? Na hindi naman po kami nag-aaway, hindi naman po kami, wala naman ng third party. Pero okay ba kayo? Kaya mo naman, alam mo ganito ano, kaya wag mo ko antayin maniwala kung ba't ka nahiwalayan, ha? Apa? Wag mo antayin maintindihan ko na, ah, kaya pala nahiwalayan to, mahirap to kausap. Gulo mo naman, feeling Brad! Ko kasi, feeling ko po kasi, yun yung pinaka-dahilan niya, na-burnout siya sa akin, siguro, parang settled, naniniwala siya sa akin. Siyempre, yung uso ngayon, ano ngayon eh, parang mga alpha male, eh, parang ako, contento na ako kasi napoprovide ko naman. Ah, kumbaga siya, she wants more in life. Ikaw naman. Opo, yun. Okay. So, paano mo nasabing hiwalay na kayo? May sinabi ba siya na ayaw na niya? Kasi po, nung umalis siya nung June, ayun o, medyo nag-iyakan, nagpaalam ano kami, na tinatanong ko siya, dahil pa ba? Ayaw niya na po. Ah, so nakipag-iwalay siya ng June. Okay. Opo. At pinayagan mo siya umalis. Eh di, that's actually an ano, that is you agreeing, tama? Opo. Kasi, na ano ko rin sa mga tita ko, parang, and dun sa parents ko, parang, yung gusto ko rin umabot yung ano nila. Yung gusto nila, hindi yung typical na tita na gano'n, no? Alam nyo. Ano? Teka lang. Anong, sino sa tita? Hindi, ibig sabihin, no, yung mga matatandang tita na ho, na nag-stay lang sa bahay, tapos yung tatay na lang. Hindi, ganito, ano? Na yung... Kai, sorry ha, pero let's... Palan, pasuyo mo ako, patimpla mo akong kape. Malapit na ako mag-collapse dito, eh. Mahirapan. Nahihirapan yung pag-ito. Sorry. Kanina may na-agree na ako, Brad, mula alas 5 hanggang alas 6. Parang babalik yung migraine ko na alas 10:30. Okay. Let's okay. Let's jump into ano ba ang tanong mo sa akin? Baka sakaling maintindihan ko yung punto ngayong gabi. Ah, kasi Papa Jackson, next week, birthday niya. Kasi mula June hanggang ngayon po, every month, pumupunta siya dito once a month. Tapos next week ko kasi, birthday niya. Eh, siyempre, gusto niya rin po makasama yung anak namin. Eh, nasaan ba yung bata? Unang... Ano po? Nasaan yung bata? Nasa akin po. Okay. Bali, so next week birthday po ng ano, nanay ng anak mo, gusto niyang pumunta diyan. Opo. Para makasama yung bata. Ikaw ba gusto niya makasama? Opo. Feeling ko parang hindi, wala akong pakialam sa feeling mo, yung sinabi niya sa iyo. Based sa sinabi niya. Parang feeling ko naman oo naman oo. Kasi para kumpleto kami kasi Okay. Let's stop right there. Okay. So gusto ka rin niya makasama. According sa sinabi niya, no? Wala naman siya sinabing ayaw kanya makasama. The mere fact na pupuntahan ka niya sa araw na special sa kanya kasi birthday niya, given na gusto kanya makasama. Tama ba tayo? Tama po. Pero Papa Jackson, kaya ako po nasabi yung kasi dahil sa pagpunta niya, gagala kami. Tapos kasama yung pinsa niya na may kotse. Kasi usually, pag lumalabas kami, rumirenta ako na sasakyan. Ako yung magbabayad. Hmm. Kaya siguro gusto niya ako kasama kasi ako yung magbabayad eh. Yan ba ay hinala? Yan ba hinala mo lang o yan ay ano? Yan ay sinabi niya sa'yo? Kasi Brad, given naman yon, hindi naman para, hindi natin para gawing issue pa yon kung ikaw magbabayad. Andun yung anak mo eh, pagpalagi, ipagpasaalang-alang mo na lang sa anak mo, di ba? Opo. Okay. Eh, gusto ko, medyo awkward ako kasi kasama niya yung mga pinsan niya, tapos... Eh, birthday niya yun kasama eh! Kasama ako. Call niya yung sino gusto niya kasama. Kahit ba gusto niya, isama kami sa Energy FM, isasama kami. Roland, libre ka ba next week? Sumama na lang. Para makapag-usap kami ng personal nung nanay ng anak ni Kai,
Kasi gulong-gulo na kami dito, ha? Ang gulong-gulo na. Ilang ko yung reason niya, ano eh. Pagbabayarin lang ako, parang gano'n. Eh, hindi mo ba kaya ipagkal... Wait lang. Ikaw ba mahalo pa yung ex mo? Ayun, yung nanay ng anak mo? Opo naman. O pala, bakit mo pinandadayaan na ano na magbayad ka ng kotse para sa birthday niya? Eh kung mahal mo pala, bakit mo bigay na regalo na lang sa kanya kung kaya mo nang bayaran pala? Ala, ganyan to kaya, no? Oo, tama po. Malamang. Mahirap akong maging mali. Mawalan ako ng show. Okay. May sasabihin ako sa iyo, ha? Opo. Okay. And I want you to take this in constructively. Ready? Apo. Alam mo, Kai, sa totoo lang, baka mamaya mahal ka naman ng nanay ng anak mo. Ha? Gusto ko to maintindihan mo, ha? Baka mahal ka naman ng nanay ng anak mo. Pero alam mo, pare ko, you are just clueless on everything. No, you are just so clueless. Mm-hmm. No? Hindi ko alam kung naiintindihan mo how clueless you are to a lot of things that you make a farce out of something. Halimbawa, let's take her cue, no? Itong mangyayari na. Birthday niya and she's choosing to be around you. Mm-hmm. No, tingnan natin sa aspeto na 'yon. Birthday niya and she's choosing to be around you. Tama? Aba. Ang sabi mo, mahal mo pa naman, tama? Tama po. O bakit di mo bigyan ng pagkakataon sa sarili mo magpakitang gilas sa kanya sa birthday niya kasi pinili niyang ikaw yung kasama kahit may kasama pang iba eh. Why don't you grab the opportunity, 'di ba, to step up? Bakit? Hindi naman po. Hindi ano, wag mo sabihin sa akin hindi naman. Alam mo 'yung ugali mo, 'yan ang masarap hiwalayan. Yun nga rin yung napagtanto ko nun. Kailan? Anong oras mo napagtanto yan? Kasi malapit na kita. Naku talaga. Yun, nung ano, nung June. Na parang... Okay, marami akong tanong sa'yo. Ganito ano, hindi sapat na pag may mahal tayong tao, nararamdaman lang natin. That will never make any sense. Makinig kayo ha. Ah, ikaw, Alma Consigna, tsaka Nelsie ha. Mga kailangan nyo to. Ha? Hindi sapat, ulitin ko ha, hindi sapat na pagmahal natin ang isang tao, nararamdaman lang natin. That is not enough. That's not enough. Pagmahal natin ang tao, it will never be enough na nararamdaman lang natin. Our love and the way we feel for someone has to be manifested. Hindi lang dapat tayo nakakaramdam nun, dapat nararamdaman yun ng taong mahal natin. Kasi kung hindi nararamdaman ng tao mahal natin, na mahal natin siya, tayo lang nakakaramdam na nagmamahal, anong point nun? The point is, it's pointless. And now, it's her birthday next week. You have the chance to step up and make her feel that you love her according to you. Bakit di mo, why don't you step up and show her? Make her feel na mahal mo siya. Bakit mo ginagawang issue? Hindi pa dapat nagpiprepare ka? Sorry po, pero... Huwag ka mag-sorry sa akin, hindi mo ako jowa. Oo nga po, kailangan ko po yung mga ganyang ano, salita kasi Papa Jackson, wala akong pagsabihan talaga eh. Kasi dalawa lang kami ng anak ko. Masyado ka namang anak ng tokwa. Kai! Ano po? Alam mo ang pag-ibig minsan, nakukomplikado dahil nilalagyan natin na kung ano-anong palabok. Pag mahal mo tao, sabihin mo lang, paramdam mo lang. Hanggap na yung pagkakataon, kapag walang chance, tanggapin natin, wala. Ganun lang kasimple buhay. In a lot of cases, pare ko, if you have the chance to show someone that you love the person, show it. Make the person feel. Birthday niya, hindi mo nakikita sa anggulong yon. Birthday niya, pinipili niya to be around you. Tapos ikaw gumagawa ka ng issue. Kung ano mo kayo sa ako dito! Papa Jackson, kasi feeling ko parang first time naman siguro akong tatanggil lahat naman ang binigay ko. Akala ko mahal mo! Gusto mo bang maayos pamilya mo? Oo po. Oh! So why don't you grab every opportunity para maayos to?
I have a question. Mula nung June, pag-alis niya dyan, hanggang ngayon, how many times mo siyang dinalaw sa Antipolo? Every month, ho. Dumadalo ka? Yung nandun pa ho yung anak ko. Kasi kinuha ko ho ito. Di ibig sabihin, hindi siya dinadalo mo. Aka, gusto mo bang magbalikan kayo? Oo, hindi, dalawa ko sila. Tigilan mo ako. Hindi mo kayang utuhin, Brad. Maniwala ka sa akin. Mas matalino ako kaysa inaakala nyo. Gusto mo ito maayos? Okay lang sa'yo na mawala na lang siya kasi hindi mo kaya makipaglaban. Sagutin mo ako. Parang feeling ko, Papa Jackson. Okay na tayo. Sige na, okay na. Okay, huwag ka na pumunta sa birthday niya. Alam mo kailangan ng babae? Yung lalaking Anton yung kayang yung hindi fickle minded. Yung pagiging fickle minded kanila na yan, bagay sa kanila yan. Sa atin mukha tayong tanga pag fickle minded tayo. Tayo mga lalaki pag naging fickle minded tayo, mukha tayong bobo tignan. Yung pagiging fickle minded, ibigay na natin sa kanila yan. Diba? Kanila bagay yan. Hindi sa atin bagay yan, Brad. Ikaw napaka fickle minded mo, parang tumabag ka sa akin, hindi ka pala arat na arat magbalikan kayo. Anong gagawin natin? Ha? Papa Jackson, paano naman kung bibigay ko lahat din. Wag na. The fact na nagtatanong ka kung dapat ka ba mag-effort, hindi na kailangan pa. Kasi, Papa Jackson, alam ko, responsibilidad ko, pero... Hindi, Brad. Simula naman naging... Brad, ilabas natin yung obligasyon mo sa anak mo. Hiwalay na issue yan. Ang pinag-usapan dito... Okay, now, answer my questions. Ready? Opo. Is she the woman of your dreams? Opo. Okay. Do you think you have the chance to have the woman of your dreams to be back in your life? Feeling ko talaga, Papa Jackson, wala na eh. Okay, good. Okay na. Tapos usapan natin. Dalawang bagay lang to, manhid ka o bobo ka. Pinili niya kasama ka sa birthday niya. Hindi ka makaramdam. Napakatanga mo doon sa part na yun. Papa Jackson, kasi... Kasi nasa akin yung anak ko, kaya siguro yung ganun. Kahit pa pasabihin natin na yun ang dahilan, pero pagkakataon mo yun, to be with the woman of your dreams, you are not going to grab it. Pagpalagay na natin, yun. Pero pagkakataon makasama siya, hindi mo i-grab? Arte mo naman. sabi ni engineer na, kapangpangan din po ako pero hindi ko siya gets. Bakit Tagalog na may salta niya? Hindi po ako nagano. Hindi po ako marunong nun yung Tagalog po. Alam mo, Brad? Sorry, ha? Awa. Ito, hindi naman tiyo ng best ko sasabihin to. Sabihin ko na lang din ulit. Baka hindi mo narinig. No? When it comes to love, everything is exaggerated. Lahat ng bagay, pag may kinalaman sa pag-ibig, everything is exaggerated. When you like someone, hindi mo siya gusto. Gustong gusto mo siya. Pag may mahal kang tao, di ba? Hindi mo siya basta mahal lang. Mahal na mahal mo siya. Pag mayroon kang taong namimiss, hindi mo siya miss lang. Miss na miss mo siya. Everything in love is exaggerated. Pag nasaktan ka, hindi masakit lang yan. Hindi sakto lang yan. Sobrang sakit. At hindi ko maramdaman na na-miss na miss mo siya. Hindi ko maramdaman na gustong gusto mo siyang bumalik sa buhay mo. Hindi ko maramdaman na mahal mo siya. Hindi ko maramdaman na hinayang ka kasi kapiling mo na nakawala pa sa'yo. Chill ka lang, okay lang sa'yo. Go with the flow ka. Okay, o di okay lang. O di wala nga. Ipahiram mo na lang yung anak mo.
sa kanya para makapag-enjoy. Ipahiram mo na yung anak mo sa kanya sa birthday niya para makapag-enjoy. Huwag ka lang sa mama, sisirain mo pa yung birthday ng tao. Gujurot ka lang dun. Diba? Huwag na. Huwag ka lang sa mama. Kami na lang sasama. Roland, magbihis ka next week. Sama tayo. Pakikirayan din niya. Spaghetti yun, loko. Spaghetti yun, tsaka ano. Bilo-bilo. Diba? Yan namang handa ng Pinoy, puro karbo. Tapos, nagtataka tayo, bakit tayo tumatama lang. Diba? Samansal natin yan, spaghetti, tapos magkakanin pa kayo. Ang galing! Ay, nako. Anyways, good luck sa'yo, pare ko. Napakawala mo na siya. Oo. Sige, baba pa niya. O, kita mo. Ang bilis mo kausap, o. Well, kumbaga, hindi mo siya ganun kamahal. Ha? Di ba? Hindi mo siya ganun kamahal. Kung ganun mo siya kamahal, hindi mo napaparamdam sa kanya sa paraan na dapat pinaparamdam. Sabi ng mga Gen Z, di ba? Ang tawag sa'yo ay nonchalant, no? Ganyan nonchalant, eh. Ako nonchalant ako, pero hindi ako sing manhid mo, bro. Sa totoo lang. Nonchalant ako, mahirap ako istresin. Mahirap akong ano, alam mo yun yung ano, yung magpanik. Mahirap akong magpanik. Bibira niya ako makita nagpapanik. Nonchalant ako sa maraming bagay. Pero baka, Brad, parang times 150 ka. Ano mensahe mo sa kanya kung maririnig niya to? Mingi ako ng tawad sa kanya. Eh, maraming salamat sa lahat ng pagsama namin. At mas magiging better person. Yun naman yung usapan namin. Kaya kami nag-iwalay. Para maging better person ng bawat isa. Yun lang siguro, Papa Jackson. Have known. And when I dialed my iPhone, 15 Pro Max fully paid, 1 terabyte. Kailangan iyayabang mo. Hindi pala ako naka-iPhone 15. Ang daming babae na bubusit sa'yo ngayon. And I will not stop them. Siya doon ka naan siya, makawala yung tao mahal mo. Ganyan ka pa rin. Oo. Salamat sa pagtawag. Salamat po. Oo. Wala lang. Oo. Alam nyo may ano to eh, tawag nito. Maganda, alam mo dapat maganda si Kai maging electrician. Okay, technician. Yung mga technician namin, ano eh, chill lang yung mga yan eh. Hindi sila natataranta kasi bawal mataranta yung mga yan dahil makukuryente sila. Pag nagkamali sila, may nataranta sila. Pwede, Roland. Kunin mo itong PA mo, Roland. Training yan eh. Di ba, Roland? Di ba? Dapat chill lang sila. Kasi pag tinaranta mo yun, makukuryente yung mga yan.